Akala ng mga tao sila na nakakaangat sa lahat. Pero may mga nilalang na naghahanap ng tao para gawing pagkain. Sa Tokyo, umiiral ang mga ganitong nilalang at laganap na ang tungkol sa kanila. Kaya naman, tinawag nila itong Ghoul. At ito ay itinuring nila bilang isang nakaambang panganib. Kaya naman, bumuo ang gobyerno ng CCG, ang Commission of Counter Ghoul, na pupuksa sa mga ghoul na kumakalat sa bansa. Kaya lang, may ilang ghoul pa rin ang natira at naghahasip ng lagim sa Tokyo. Ang pelikulang ito ay hatid sa inyo ni Sweebot 75. Sabi natin na wala nang gold na natitira sa Ward 20 kaya hindi na natin kailangan mag-alala. Bukod pa ron, pero... Buti na lang talaga. Alam mo, malapit lang sa school yun. O ano naman ngayon? Hindi ka man lang ba natatakot na makakainin ka ng mga gold na yun? Parang yung mga nababasa mo sa libro. Paano mo nalaman? Nagbabasa ka rin ba ng libro? Naku, hindi mo ako mapagbabasa ng libro. Ilang segundo lang makakatulog agad ako nun. Ito ba... Nakakita ka na ba ng ghoul? Hindi ba? Pero mukharap silang mga tao. Malay natin, mayroon palang ghoul dito. Grabe ang wabo niya. Parang malabong mangyari. Paano kung ako pala yung ghoul dito? Pwede bang manahimik ka na lang dyan? Imposibleng magkaroon ng gold dito. Magandang araw po. Kaneki, nandito siya. Iyayain mo kaya siya lumabas? Sa tingin ko, mas maganda kung bukas ko na lang siya iyayain. Ay, bukas pa talaga? Po, mas mabuti. Pero nandito na rin naman siya. Sige na. Mamaya na, kapag natapos ko na ito, binabasa ko. Uy, sit! Hindi mo ba alam na masama masyado na babasa na lang? Masira yung libro! Magaling siyang author, no? Sino? Si Sentakatsuki. Tama. Paborito ko talaga ang mga libro ni Takatsuki. Lalo na yung una niyang isinulat na Dear Kafka. Yun ang bumuhay sa diwa ko. Ang dami kong natutunan sa mga isinulat niya. Saka, maganda rin pala yung short story niya. Paborito ko yung Monochrome Rainbow. Yun ang inspirasyon niya kaya niya na isulat yung Egg of the Black Goat. Talaga palang idolo mo si San Takatsuki. Pasensya ka na kung boring akong kausap. Naku, hindi. Ang totoo nga niyan, Ken. Gusto pa sana kita makilala. Ganun din ako. May dumi ka rito. May sauce ng spaghetti.
Sa kabila. Hala, naku. Pasensya na. Nakakatuwa ka palang kasama, no? Ba't di ka pa kumakain? Medyo nagbabawas kasi ako ng timbang. Ibig sabihin, nagdi-dieta ka? Malakas kasi akong kumain. Sinasabihan na nga ako ng ibang tao na matakaw raw ako. Tinatawanan ko na lang sila. Tama yan. Tara, Topa. Kumain na muna tayo. Oo. Mas gusto ko kasing maglakad ng tahimik. Kaneki. Ano yun? Alam kong sinusubaybayan mo ako. At gusto mo ako makilala. Nararamdaman ko rin naman yun. Ang totoo niyan, ganun din ang nararamdaman ko. Ang sarap sa tenga.
Tulungan niya ako! Ito lang! Naabutan din kita. Teka, sandali lang. Hindi masarap ang isda kapag patay na. Kaya lumaban ka. Sandito. Ito po. Ano lang ang kinamatay? Nasobrahan daw sa trabaho. Nakakaawa naman yung ano. Mag-isa na lang sa buhay. Kumusta ka? Maayos na ang lahat ngayon. Responsibilidad ko bilang doktor na magligtas ng buhay. Kaya nagdesisyon na akong tumulong at takuin ang mga responsibilidad. Pero hindi niyo pa rin masagot kung pumayag nga siyang ipamigay ang organs niya. Alam niyo na ipinagbabawal ang pag-oopera ng walang pahintulot. Ano pong masasabi ninyo? Marami na po kasi ang nagre-reklamo tungkol sa nangyari. Ilang beses ko bang uulitin, patay na siya bago ko pa siya maoperahan. Kaya naman paano pa ako makakahingi ng pahintulot niya? Wala nang natira rito sa Ward 20. Nakapanghihinayang. Pero, Sir Mado, wala siyang suot na maskara. Amon, pakikuha. Tayo ngayon, ha?
lang talaga. Napakaganda nito. Hindi ba, Amon? Number 696. Kilala bilang sina Tajima at Serizawa. Asaki Feyuguchi ang tunay niyang pangalan. Pumatay ng pulis sa Ward 13 bago siya pumunta sa Ward 20 noong isang taon. Ito yung singsing na suot niya. Isang made-to-order na singsing. Dalawang magkaibang sukat nito ang pinakahuling nabili. Maaaring sa asawa niya yung isang singsing na binili niya. Hindi pala asawa. Biktima niya. Kung gano'n, anong itsura ng asawa niya? Hinalugob namin ang lahat ng kagamitan ni 696. Pero kahit isang larawan, wala kami nakita ron. Sa tingin niyo, kung alam nila ang itsura niya, ipapatawag ba nila kami rito para kami mismo ang maghanap at tumapos sa kanya? Pero sa ngayon, isang maliit na hibla lang ang clue na meron tayo. Mawalang galang na po. Ako po si Ipay Kusaba mula sa Ward 20. Hindi mo kailangan maging magalang. Tanong lang, kung totoo nga bang may asawa si 696, hindi ba sobra naman yata kung iisipin natin gulang asawa niya? Gugustuhin mo pa bang kainin to? Teka! Mas mabuti nang nag-iingat tayo, lalo na't hindi tayo sigurado sa mga bagay. Diyan lahat ng lectures natin. Tatlong linggo ng Asian History. Salamat ha. Wala yun. Ayos! Mag-celebrate tayo! Teka, saan tayo? Sumama ka na lang, bilis! Tara, kain na tayo! Uy, kumain ko na! Gusto talaga kitang libre paglabas mo ng ospital. Para makalabas din tayo. Nampay itong kaibigan, hindi ba? Napagalitan yung mga doktor mo dahil namatay yung babae. Pero nalaman nilang wala na palang pamilya yung babae yun. Hindi na siya umabot sa hospital. Ano ka ba? Huwag mo na kasing isipin yun. Kumain ka na para lumakas ka. Tsaka pala, may sinalian akong grupo. Nag-aayos sila ng events at iba pa. Sabihin mo kung gusto mo sumali, ha? Sa bansa, hindi kayang kumain ng mga pagkain. Totoo ba yun? Ano po? Totoo nga. Alam mo kasi, iba ang tila ng mga gulo sa atin. Ikaw ba? Kaya mo bang kumain ng tao? Di ba hindi? Ganon din sa mga gulo. Sila kasi, nakakakuha ng sustansya sa pagkain ng tao. Meron kasi silang enzymes na kayang tunawin kahit buto ng tao. Kaya ayaw nila sa pagkain natin dahil iba ang lasa nito sa kanila. Alam niyo ba na lasang asido para sa kanila mga prutas natin? Kahit ang lasa ng mga karni ng baka, baboy at isda. Kaya nga lang, kapag nasaan yung tao ang mga guri, pipilitin nilang kumain ng mga pagkain natin
para lang hindi sila makilala. Pero isusuko lang din naman nila dahil hindi sila sa dahil. Alam nyo nga, hindi ka sa school. Ay, naku, hindi. Alam ko lang talaga kung paano sila mamuhay. Higit pa sa alam nila. Huwag kang basta papasok sa teritoryo ng iba.
Kaibigan mo ba siya? Teritoryo ko ang lugar na to. Teritoryo mo? Oo naman. Hoy, sa lahat ng ayoko, yung pumapasok sa teritoryo ko nang walang pahintulot ko. Kayo yung po naging teritoryo to. Uy, ito ka. Kung ganun, patay na pala si Rize. Ako kasi ang nagmamayari sa teritoryong to bago dumating ang Rize na yun. Ang auntie ko ang nagmamayari sa buong teritoryo ng Ward 20. Auntie ko? Gusto mo ba? Teka. Ikaw yung kasama ni Rize. Anong klaseng nilalang ka? Namin kung saan galing yung libla ng tela. Saan binibenta yun? Ang totoo kasi niyan, sa France yung nagmula. Pero hindi ko lang alam kung saan sa Japan yung binibenta. Halika na. Pinatay ng isang gulang mga magulang niya. Sa mismong harapan niya. Kawawang bata. Halika na, Amon. Kami na maghahanap sa pinanggalingan ng hibla. Ano? Teka! Makatulog ka na maayos. Hayaan mo maalala mo ang nakaraan mo. Yun ang mas lalo magpapatatag sa'yo. Pwede mo ba akong tulungan? Sarado pa kasi kami. Ano ka ba? Nagmamakaawa ako. Ikaw na lang ang tangi kong pag-asa ngayon. Meron ka bang kahit anong makakain dyan? Anong pagkain? Wala rito nun. Sa iba ka na lang maghanap. Pakiusa, parang awa mo na. Kailangan ko ng tulong mo. Nagmamakaawa ako sa'yo. Simula na nagkaganito ako. Para ng impyerno ang buhay ko. Naalala ko bigla yung mga naging balita. Ikaw pala yung pinasahan ni Rizzi ng mga lamang loob niya. Sabihin mo nga, anong lasa nito? Anong lasa ng mga pagkain? Anong lasa ng donuts? Anong lasa ng tarts? Ng tsokolate? Ng orange juice? Ng strawberry? Ng melon?
ng pasta at curry rice. Sabihin mo, dati ka rin tao, hindi ba? Sige na, tropa. Tama na yan. Kayo po pala, boss. Ang tumulong sa iba pang mga ko, yun ang layunin ng ante ko. Pasensya ka na, ha? Antay ko, Glenn, ang tawag dyan. Sarap. Huwag ka mong umiyak dyan. Pasensya na. Tayong mga gul kasi, may kakayahan naman tayong uminom ng kape para maibsan ang gutom at uhaw. Pero hindi rin magtatagal. Maghahanap ka rin na makakain. Maraming salamat po. Nako. Salamat po talaga. Ah, nako. Siya nga pala. Naalala ko. Meron ka rin.
Ricky? Buhay ka pa ba? Alam ko nandyan ka. Uy! Sir. Ilang ganito na po bang naibenta ninyo? Mga 7 na sa loob ng 6 na buwan. Kailangan namin ng CCTV footage niya. Talaga bang dito namili ng mga damit yung kulo niyo? Trabaho namin mga taga-CCG ang alam kung totoo nga yun. Nakakatakot. Siguruhin niyo hindi makakapanakit yung gul na yun. Oo. Kami ba? Ano? Na-impeksyon niya ang mata mo? Akala ko pa naman namatay ka na dahil sa gutom. Huwag ka mag-alala, hindi ako alis sa tabi mo ngayon. O bakit? Wala naman. Ano pala yung kailangan mo? Kailangan mo sumali sa grupong sinalihan ko. Sige na, pumayag ka na. Kailangan namin na mag-aayos ng data eh. Kapag nagkamali kasi ako, siguradong lagot! Lagot ako sa mga senior ko. Ni Shiki nga pala ang pangalan niya. Nandito na siguro siya. Dito na ako! Huh? Uy, ano yun? Bakit? Ay, naga-chika. Po? Oh? Dalawang bagay lang ang pinakaayaw ko sa lahat. Alam mo ba kung ano? Ano po? Siling pula? Saka shiitake mushroom? Ang una, kapag may pumasok sa teritoryo ka ng walang paalam, at saka, mga junior na hindi marunong kumatok sa pinto. Pasensya na. Ulitin mo pa yan, ha? At siya nga pala. Eto, bagay yan sa iniinom mong kape. Salamat, ha. Tayaki? Opo. Sino siya? Kaibigan ko. Siya yung nakuwento ko. Isasali ko siya. Kaya ng pangalan niya. Kumusta po? Magandang araw. Pharmacy sophomore, Nishiki Nishio. Sarap mag-inat!
O paano? Kumain na muna tayo. May alam akong masarap na kainan ng noodles. Pasensya na. Siya nga pala, Kaneki. Gano'ng katagal mo ng kaibigan si Nagachika? Simula elementary nung lumipat si Hide sa pinapasukan kong eskwelahan. Talaga? Bakit magkasama kayo hanggang ngayon? Ay, naku, nakalimutan ko kasi sabihin na medyo mahiya. Malahimik ka, hindi ikaw ang kausap ko. Pasensya na. Nung grade 2 ako, palagi akong mag-isa kahit tuwing recess namin. Siya yung unang kumausap sa akin, kaya siya na yung palagi kong kasama. Tapos, naisip mo na tapusin ang pagkakaibigan niya? Tara, kumain na tayo! Aba, gusto ko yan. Kailangan ko ng kumain! Hindi! Ay, ang sagwa ng lasa niya. Para akong kumain ng dumi ng kabayo. Kung ganun, sinama mo siya rito para kainin natin? Ayos ah. Ilang taon mong hinintay ang pagkakataong to? Hindi. Nagkakamali ka! Kung ganun, ako na lang ang kakain. Bitiwan mo nga siya! Sana kanina mo pa sinabing ayaw mo sa kanya. Ang baho. Amoy malansang babae ka, bata. Alam mo ba yung isang batas ng gul? Napupunta ang nag-iisang pagkain sa pinakamalakas na gul. Seryoso ka ba? Sa akin na nakikipagkaibigan ka na ngayon sa pagkain mo. Thank you.
Nakakasawa na yung ganitong sitwasyon. Paano? Magpasalamat ka. Nadatnan ka ni Natoka at Yomo. Sino po si Yomo? Bantayan mo naman ang sarili mo. Napatay mo nga si Nishiki kanina. Pero anumang oras, siguradong gaganti siya. Isa lang ang paraan para mapawi ang gutom ng isang ghoul. Kailangan mong kumain. Si Hidi po. Huwag ka na mag-alala. Dinala namin siya sa ospital. Wala pa siyang malay. Hidi! Dito ka lang! Pero... At saka... Huwag ka nang lalapit sa kanya. Si Lide. Siya na lang kasi ang nag-iisa kong kaibigan. Pero, sinubukan mong kainin ang kaibigan mo kanina, hindi ba? Naguguluhan ako. Hindi ko maintindihan ang lahat. Hindi ko na alam kung ano ako. Alam mo, Ken, ikaw lang ang bukod takin nila lang na kayang mamuhay sa mundo ng mga ghoul at sa mundo ng mga tao. Dumito ka na sa Antay ko. Mas marami kang matututunan tungkol sa mundo namin. Makita niyo na. Nalaman ko na limang babae sa Ward 20 ang bumili ng parehong damit at may suot ng parehong singsing.
Kumusta ang facial recognition? Nakaproseso na po. Sandali, para mas maliit ang damit itong babaeng ito kaysa sa iba. Hanapin nyo, baka meron pang iba dyan. Baka may nagtatagong daga. Dahan-dahan lang. Huwag kayong masyadong magmadali. Hmm? Parang salitang no, kapag isinusulat mo na siya. Oh, sige. Ha? Huh? Ababilisan mo naman. Ay, sige. Teka, gusto mo rin si Senta Katsuki? Hinami. Pasensya ka na. Kasalanan ko naman eh. Wala rin kasing kaibigan si Hinami eh. Hindi ko rin naman siya kayang pag-aralin. Maraming salamat. Hinami! Hindi ko akalain ng mga pulis sila. Wala sa itsura eh. Ganun? Paano naman ako? Paano si Mr. Yoshimura? Saka si Toka? Halata ba ng mga bull gawing lahat? Hindi. Yung isang yan. Mabuti na talaga ako. Talaga mo? Sa tingin ko, hindi sila mga ghoul. Seryoso ka? Yung isang yan. At yung isang yan. Pati na rin yung matandang yun. Lahat lang nandito, mga ghoul lahat. Dito kasi sa buong Ward 20, itong cafe namin ang naging taguan ng mga ghoul. Pero may mga tao rin na pumupunta rito, hindi ba? Para mabuhay ka ng maayos sa mundo ng mga tao, kailangan mo silang pag-aralan ng mabuti at malapitan. Sa tagal ko silang nakakasama, nasanay na rin ako sa mga tao. Pero, para mabuhay kayo, kailangan yung... Ano nga ba lang ginagawa natin dito? Tingin mo kaya maghanap ng pagkain at mag-inapuwi, Kochi? Pasensya na.
Sarap na. Oo, talaga? Anong nilagay mo? May secret ingredient na naman. Oyster sauce lang yan, oh. Talaga ba? Akala ko may iba pa eh. Tignan mo rin yung karne. Teka, mukhang masarap nga yan. Pwede rin ba ako makitikim? Paano kung ayoko mamigay? Kumuha ka na lang ng coffee beans dun sa taas. Hinami, pwede bang pumasok? Hindi ko sinasadyang gulatin ka. Pasensya na. Hindi ko alam na nandito ka eh. Sa tingin mo, mali itong ginagawa ko, hindi ba? Agent ng CCG, ang Commission of Counter Goals. Kayong dalawa at yung asawa mo ang hinahanap ng mga agent nila. Kung ganon, anong kapatay sa asawa ko eh. Mabuti pang dito muna sila. Hanggat wala pa kayong malilipatan, mabuti pang dumito muna kayo. Opo. Para maging ligtas tayo ngayong gabi, magsalitan tayo sa pagbabantay. Tsaka yun, maghanap ka ng bagong lilipatan. May alam po ako. Doon lang po banda sa Ward 24. Ano? Sa Ward 24? Mala impyerno rin doon eh. Pero mahihirapan pumasok ang mga kalapati ron. Ayos lang kahit saan. Basta kasama ko si Mama. Meron ba akong magagawa para makatulong sa inyo? Sino bang... Kumilos ka ng normal. Bakit? Naku, wala naman. Nandito ka ba, Uta?
Kumusta ka, Toka? Kakaiba ang amoy ng santo, ah. Siya si Ken Kaneki. Dati siyang tao. Nasabi niya sa akin ni Mr. Ishimura. Ano ko dyan? Susukatan kita. Susukatan? Meron ka bang allergy? Sa goma o kaya sa metal? Ako, wala naman. Dahil first time mo, mas maganda siguro kung half mask kaysa sa buong mukha. Maskara? Tanggalin na natin to. Nagugutom ka, ano? Oh, eto. Kainin mo. Salamat. Medyo busog pa ako. Talaga? Masarap to. Mawalang galang na. Bakit po ba ako nandito ngayon? Hindi nila sinabi sa'yo. Ako kasi ang gagawa ng maskara mo bilang gul. Yung isa ron sa lima, medyo kainahinala. Kinulan siya ng surveillance camera matapos dumating ni 696 sa Ward 20. Pero simula nang mapatay at mawala si 696, hindi na rin siya nagpakita. Bukod doon, siya rin yung bumili ng kaisa-isang maliit na dami. Saan siya huling nakita? Sa Shirakami Park entrance. Matapos mamatay ni Asaki Feiguchi. Madaling araw yan kay Mundilin. Madaling araw? Pakilakihan mo nga ito. Linawan mo ba? Ano, Amon? Nakikita mo rin ba yan? Opo. Teka, sandali lang po. Pwede niyo pakipaliwanag sa akin yan? Itong mga nakaraang buwan, napag-aralan na ng mga gulang mga kilos natin. Dalawa na lang ang pwede mangyari ngayon. Ang patayin nila tayong lahat. Uuwi sila sa Ward 20. Malaki ang laban natin sakaling puntahan nila tayo rito. Malas lang natin kung makakatakas lang sila. Ipaliwanag yun naman sa akin. Ano kayang iniisip ngayon ng mga gula na wala ng ama? Saan sila pupunta kung sakaling alis nga sila? Pero bago sila makaalis sa ward na ito, sisiguruhin kong maglulungsa ulit sila. Uy, Hinami. Libro ni Jesse. Ang lalalim na binabasa mo, ah. Alam mo, matagal ko na nabasa ang isang yan. Kaso, ang hirap intindihin. Ang lalim kasi. Si Mama, ginawa niya ang lahat para maintindihan ko. Gusto mo ba tulungan kita? Kaya nga, pinilit ng ibon na kumawala sa kanyang itlog. Yung itlog ang mundo. Pero bago mo masilayan ang tunay na mundo, kailangan mo muna itong wasakin para makalabas. Anong ibig sabihin nun? Sandali lang. Parang sa pagbibrito. Parang sa pagbibrito ng itlog, kailangan mo siyang basagin para maiprito. Parang kapag may gusto ko isang bagay, kailangan mo itong ipaglaban kahit alam mo na sobrang masasaktan ka. Kailangan ko palang kumain ng itlog para maintindihan yun. Siguro nga. Pwede. Naku, gabi na. Bukas na lang natin uli ituloy ito. Good night.
Kuya? Bakit? Pwede ba akong humingi ng pabor sa'yo? Ano yun? Tutulong ako kung kaya ko. Samahan mo ako sa puntod ni Papa. Hindi pwede. Yung mga kalapati hindi kasi sila gaya ng mga tao! Bukod dun, kapag namatay ang mga ghoul, dinadala lang sila ng CCG sa ibang lugar. Pero, paano na lang, Kuya? Parang awa mo na, Kuya! Bago kami umalis sa ward na to, gusto ko lang sana mabigay kay Papa ang bagay na to. Paborito kasi ni Papa ang kape rito. Dito lang siya palaging nagpupunta. Sige. Pero, ano kaya kung ako na lang ang maglagay ng mga yan sa puntod ng Papa mo? Hindi ako kilala ng mga kalapati. Pwede? Sabay ito. Eye patch? Dito. May takip yung kaliwang mata niya. Sino na kalibing? Huwag mong sabihin, hukukain natin yan. Gusto mo bang marumihan yung mga kamay mo? O bumalik sa headquarters para tumunga? Hindi matatalo ng kasamaan. Ang kabutihan. Sa mundong ito, tayo ang hustisya. Tayo ang mabubuti. Kilala ko na. Teka, anong basa rito? Hmm? Paano nga babasahin yan? Hoy. Shoe ang basa dyan. Anong shoe? Ibig sabihin, biglang pag-ulan. Oo nga, tama siya. Akala ko hindi nyo alam eh. Tumigil ka na nga dyan. Sige po. Maraming salamat po sa lahat ng mga tulong nyo. Kapag ayos na lahat, bumalik kayo rito para makapagkape uli. Opo. Babalik kami. Hinami! Balik ka, ha? O, paano? Mauna na kami sa inyo. Maraming salamat po.
Malaki yung utang na loob namin sa inyo. Thank you.
Meron pang dalawa. Kung mapapas lang sila sa Ward 20, magpapadala sila ng mas maraming kalapate para maghanap at tapusin si Hinami. Poprotektahan ko siya. Sinong poprotekta sa'yo? Pagkain. Sir Amon, kung sakali man na yung babae lang ang aalis, ipaubahin nyo na sa amin yung iba. Kayo ni Sir Mado, pwede na kayong bumalik sa headquarters. Bata pa nga siya pero hindi nyo alam kung gaano siya kadelikado. Kasama pa niya yung may takip sa mata. Golden ba ang isang yun? Nakita na namang mata mo, hindi ba? Ba't nagtatanong ka pa? Simula bukas, sasama ka na rin sa amin. Isasama niyo ako? Alam mo, nung dumating kayong dalawa ni Sir Mado sa headquarters namin, naisip ko na magpalipat na lang ng posisyon. Mas ligtas sa opisina. Pero, nung nakita ko kayo, biglang nagbago ang isip ko. Humanga ako kung paano nyo ialay ang buhay nyo alang-alang sa hustisya at kapayapaan. Grabe, nabusog ako. Ang dami ko palang napain kanina. Sila yata ang may pinakamasarap na fried tempura rito eh. Sobrang sarap at bagong luto lagi. Bakit pala noodles lang ang kinain mo? Para hindi na ako mahirapang mamili ng kakainin. Ah, sa bagay, tama ka. Di bali na magtagal sa investigasyon kaysa magtagal sa pagkain, hindi ba? Susubukan ko sa susunod. Yung tempura. Sige! Kusama!
ba yung toka? Ano nangyari sa'yo? Ha? Huwag mong sabihin na. Pabayaan mo ako. Anong pabayaan? May mga sugat ka. Sabi na kayaan mo ako! Bakit kaya mo silang labanan? Kaya mo ba? Hindi mo kaya yun. Nararapat lang to sa mamamatay taong katulad ko. Pero, hindi dapat ganito ang ginawa nila sa mga inosenteng nilalang gaya ni Narioko at Hinami. Mali yun. Patay na ikaw. Mawala. Hindi makakatulong ang paghihiganti mo. Kalimutan mo na yan. Pero, bago nilabanan ni Toka ang mga kalapate, alam niya na maaaring malagay sa panganib ang buhay niya. Alam kong alam niya. Kapag umaling si Toka, posibleng gumanti siya. Ang sabi po ninyo, tumutulong ang ante ko sa ibang mga gulo. Ano bang gusto mo? Lumaban ang mga gulo sa Antigo kahit na lagpas isanda ng mga kalabang haharapin natin. Alam kong tama ang mga sinabi niyo. At alam kong mas marami kayong alam. Siguradong marami na kayong nakita na hindi ko pa nakikita. Bukod doon, hindi ko alam kung paano kakalabanin ang mga agent. O kahit ang batas ng mga ghoul, wala akong nalalaman. Kaya gusto kong makita mismo ng mga mata ko para makapag-isip ako. Sinabi sa akin ni Mr. Yoshimura na nandito ka raw ngayon. Toka, turuan mo ako makipaglaban. Gusto kong tumulong sa inyo. Kaya turuan mo ako. Sige na, Toka. Teka! Teka, sandali lang! Yeah.
Yan ang kagune mo. Hindi na rin masama. Sigurado akong bagay sa itong takip sa mata. Pero, bakit parang baliktad? Gusto kong makita ang tunay na itsura ng mata mo. Nakahanda na po ako. Matalas ang pangamoy at pantaman ng mga ghoul. Kapag naglagay tayo ng patibong, kakagan sila. Kung suswertehin, pati na ako na yung yun. Mag-isa ka lang ba nakikilos? Gusto kong magpatrol karoon sa area. Baka may pangatlo at pang-apat pang ghoul na magpakita, kaya mag-iingat ka. Opo. Ngayon naman, oras na para sa isang palabas. Amon. Thank you.
kasama sa mga koleksyon ko. Thank you.
nila ang katotohanan. Ano? Pamilyar ba sa iyo ang itsura? Ito ang mama mo. Bakit yung pinatay si Kusama? Napakasama na ng mundong ito. At kayo ang nagdudulot ng kasamaan. Alam ko ang ginawa nung ko na yun. Isang malaking pagkakamali. Pero hindi ako makapaniwala. Kayo ang nasa tama! Kailangan malaman ng mga tao ang tungkol sa amin! Thank you.
Hinami. Huwag niyo kami itrasa ng ganito! Kamamangha. Napakaganda niyang pagmasda. Hinami! Tapusin mo na siya! Gagawa ko ng kinky mula sa'yo. Ang sarili kong kinky. Dapat ang pamilya ay magkakasama, diba? Siya ang taong pumatay sa mga magulang mo! Kahit patayin ko siya ngayon, hindi na babalik si na mama at papa sa akin! Yeah.
ang pinaniniwalaan ng mga taong tulad nyo. Sa isang mundong ito, may malaking pagkakamali! Of counter ghouls. Dahil walang bakas ng kahit anong kagat sa katawan, pagiganti ang motibo. Ngayon, ipagpapatuloy ang investigasyon at paghahanap sa sino mang gumawa ng krimen sa natagpo ang biktima. Turuan mo na ulit ako. Umiyak dyan, Balin. Kulang na po pala tayo sa gamas. Oo nga po, baka dumating na mga supay natin. Magbaba pa kayo ng isang sako ng kape. Sige po. Ako na po maglalagay ng mga to. Wala palang laman to. Ako bahala. Nagyan mo na rin. Sige. So,
bakit ako ganito yan, ha? Tatoe dore dake sono hikari ga minikuku kagayaite itatte sa bokura.